Talaga? Swerte ako nung lagay na to? Yes, dahil meron kaming promo ngayon. Hi everyone! Welcome back to my channel. Sa mga bago dito at sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Dr. Elvin Francisco, isang doktor na naka-base dito sa Philippines. So for today, nag-collect ako ng mga medical memes sa Google. Nag-type lang ako doon ng medical memes online Google Filipino / radiology medical memes. So for today, re-reactan natin sila and without further ado, let's start! Dok, mga kaibigan ko po nagpa-enhance ng boobs. Gusto ko rin po sana magpagdagdag. Doktor, hindi ko po sure kung bagay sa inyo ang tatlong suso. Lola, Dok, ano po ang gagawin niyo sa akin? Dok, kiki mo Lola. Lola, titi mo din kiyag. Hey! Toro history and PE. Donut of truth. Yeah. Even patients don't tell kung ano yung tunay na yung history and PE nila. Also, some patients naman, they tell truthfully kung ano yung history and PE nila. Pero some patients kasi hindi nila alam na may naramdaman na pala sila or iniinda lang nila. So pag sinalang sila sa CT scan, doon na natin nalalaman lahat kung ano yung mga bukol sa katawan nila or kung ano yung mga ongoing disease na entity na nag-exist pala sa kanila. When the hospital goes through budget cuts. Well, it actually happens. Na-experience ko to madalas. Pero hindi naman dahil wala ng budget yung hospital pambili ng LED gowns. Oh, by the way, ang humor kasi dito, yung nasa pinakaunahan, siya lang yung naka-LED gown. Kasi kapag may ongoing na interventional procedures or x-ray na may mga radiation, dapat naka-LED gown lahat ng staff within the area. Pero yung humor yata dito is walang pambili ng LED gown yung hospital. So doon na lang sila nagpunta sa likod nung pinakaunahan. So na-experience ko to, pero hindi naman kasi walang LED gown. It's either kasi hindi na nakapagsuot, nakalimutan, or nagmamadali, natotoxic. So walang time magsuot. Nung punta lang siya dun sa likod nung merong LED gown. Alam na ba ng pasyente? Oo, Dok, eh. Marami na ngang nagsasabi, pero ayaw niyang tanggapin. Alam ko na po na may maluba akong sakit. Teka, hindi yun ang pinag-uusapan namin. Tinatanong ko kung alam mo nang ganyan yung itsura mo. Ang harsh? Paano po pag nalaman ng pasyente na hindi po successful yung operation? Bakit ano po nangyari? Sabi niyo po 1% lang ang chance na hindi magiging matagumpay ang operation na ito. Congratulations! Ikaw yung 1%! So, as doctors, we do not give those kind of assurance, no, in real life. So, dapat sinasabi talaga natin kung ano yung mga risks and benefits. Kung mataas talaga ang risk na magkaroon ng komplikasyon, dapat sinasabi talaga natin yun sa mga pasyente. Kasi mapangit naman kung mag-expect sila ng good na result, tapos in reality pala talagang risky yung operation na gagawin, mas pangit yun, di ba? So, it's under the principle of informed consent. Lahat ng risk dapat mabanggit sa pasyente and lahat ng benefits. And dapat masigurado ng doktor na naiintindihan ng pasyente niya yung procedure na gagawin bago pirmahan yung waiver. See, Doc, the problem is obesity runs in my family. Doctor, no, the problem is nobody runs in your family. Well, in a serious note, obesity is a real or a serious medical problem, hindi lang naman sa US, even dito sa Philippines. So, it runs in the family, yes, and marami kang risk for non-communicable diseases, hypertension, diabetes, yan. So, dito na papasok yung importance ng weight loss, of course, and regular exercise. So, tell me everything you told me the nurse the 4 minutes ago. Well, sa mga pasyente po na nakukulitan sa aming mga doktor kapag inihistoryan namin kayo, wag po sana kayong magagalit or maiinis kasi it's really kailangan po kasi talaga yun para malaman namin kung ano yung diagnosis ninyo and para masala talaga namin kung ano yung mga tests and diagnostic procedures na dapat ipagawa namin sa inyo. Medyo kailangan operahan yung disease na yan. Ha? Oo, opera agad. Oo. At kailangan mong mag-prepare siguro ng around 100,000 para sa operation. So yun. Kapag naman sa magdi-decision tayo for operation, dapat dadaan muna yan sa series of laboratory examination and mga diagnostic procedures. So bago natin malaman yung mga next step natin gagawin, kung either ba ooperahan, bibigyan ng gamot, ikikimotherapy, yan. Para sa operation lang yun. Kasi ang gagawin natin sa iyo, kailangan kang mag-lung transplant. Lung transplant? Lung transplant. At yung 100,000, sa operation lang yun. Hindi pa yun yung presyo ng lungs. Nung lungs? Dok, saan naman nakukuha ng lungs?
So sa mga nagtataka po, totoo po yung tinatawag na lung transplantation. May ganun po talaga. So usually ginagawa po yun sa mga pasyenteng merong COPD, interstitial lung disease, cystic fibrosis. Itong mga sakit kasi na to, ito yung nagkakos ng tinatawag nating end-stage lung disease. So kapag sinabing end-stage lung disease, yung mismong baga natin, hindi na siya gumagana. Meron kaming katalog ng mga lungs na available dito ngayon sa clinic. Meron kayo? Meron kami dito ngayong stock. Oh, okay. You're lucky, ha? Oo. So, iba-iba yan. Kala mo ano yung mga brand ng bagay. Iba-iba pa eh. Katalog ng mga lungs. Medyo mura-mura pa. Oh. Actually, ano eh, may yung promo. Kaso mo, medyo special. Special ako. Ang kailangan sa'yo. So, kailangan agad mong mag-prepare ng additional 95,000. 95? So, bali, yes. Oo, 195. Yes. Pero alam mo, may promo. Swerte ka pa rin eh. Talaga? Swerte ako nung lagay na to? Yes, dahil meron kaming promo ngayon. I suggest, it's a package deal. Bali yung lungs, pancreas, kidney, pati esophagus mo, papalitan namin. Total package, 300,000 lang. 300,000? Yes. Honestly, never pa ako naka-encounter ng pancreatic transplant. May ganun talaga, nangyayari yun. Totoo yung pancreatic transplant. Pero sa tagal ng training ko, sa experience ko, never pa ako naka-encounter nun. So usually, ginagawa yung pancreatic transplant kapag may mga pasyenteng merong type 1 diabetes. So iba po yung type 1 diabetes sa common na diabetes na nakikita natin sa pang-araw-araw. Yung common na diabetes na nakikita natin, yun yung tinatawag na type 2. Sa type 2 diabetes, nakakapag-produce yung katawan o yung pancreas ng insulin. Ang problema lang, hindi regulated o hindi maganda yung pag-re-regulate ng insulin ng katawan ng may type 2 diabetes. Kapag type 1 diabetes naman, talagang hindi na makapag-produce ng insulin at all yung pancreas. Iniwan ako ng pamilya ko dahil sa sakit ko? Ganun ba ako kalala? Asan si Doc? Gusto ko makausap si Doc! Teka, ano ba talaga sakit ko? Ganun ba ako kalala? Sige ho, mauna na ako kami. Sige, alis po na kami, ha? Ano nga yung sakit ko? Di ko gets. So I guess diyan ko natatapusin ang video to. Again, sana nag-enjoy kayo at sana marami kayo natutunan sa mga na-share ko. Again, don't forget to like, share, and subscribe. Panorin niyo yung ibang kong videos. Once again, I'm Dr. Alvin Francisco, signing out. By the way, gusto ko lang pala i-shoutout si Sina Tolentino for making our support group. It's called Dr. Alvin Francisco Supporters. So add niyo yun sa Facebook. Lalagay ko yung link sa description box ng video to. Thank you, Sina!